Ito na po ang lahat. Diba po ang Jesus Nazareno, awit na at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng 19 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Ialay po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa ating poong Jesus Nazareno, ang kanyang pagpakasakit sa cross, ang kanyang pag-alay buhay upang tayo maligtas. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, si Josue ay nagpaalaala sa lahat na ginawa ng Panginoong Diyos ang kabutihan para sa lahat ng tao upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang bayang Israel. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na magiging matapat sa buhay na isang pamilya kung ano ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng kahit sino mang tao. Kuminsan sa buhay natin, dahil sa ating kahinaan at karupukan, ay magkaroon tayo ng mga kasalanan. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na iyong anak ay magbagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikiem
ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare, na ama ni Abraham at ni Canor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaak at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsiyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsiyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsiyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsiyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagpagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Sipor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Pereseyo, Kananeyo, Heteyo, Hergeseyo, Hebeyo at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo
na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pang walang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang may labas na'y siyang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yung mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupay nila'y pinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Parisiyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Parisiyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng
kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalay nito. Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yun lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagawan ng ibang tao, ay magkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-asawa, alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Biyernes na uli, araw ng ating Panginoong Nazareno, araw nating lahat na may debosyon sa Kanya at may pagmamahal sa Kanya. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Josue at ang ating ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, Verso 3 hanggang 12, ay tungkol sa katapatan. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, Verso 1 hanggang 13, ang Diyos ay matapat. Kanyang tinawag si Abraham, tinawag niya ang lahat ng mga patriarka, tinawag niya ang kanyang propita na si Moises at iba pa, at naging matapat siya sa kanila dahil sila ay matapat din sa Panginoon hanggang sa kanilang mga kalaban o kaaway, ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang bayang Israel at kanyang ibinigay ang biyaya ng pag-angkin ng pangakong lupa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 135, ay walang hanggan at ang pag-ibig niya ay hindi kukupas. Kaya dahil dito, napahayag ng Diyos ang kanyang katapatan. Pero paano ba tayo katapat sa Diyos? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, Versikulo 3 hanggang 12, may lumapit na mga Parisiyo. Itong mga Parisiyo ay grupo na mga mayaman, makapangyarihan, at may pinag-aralan. Ibig sabihin, sila ay nakakaalam tungkol sa tradisyon ng Torah o tungkol sa kautusan, sa tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim, at tradisyon ng kaalaman na Kitubim. At ang ating Panginoong Hesus walang masabi sa kanila dahil sila ay doktorado. Ang ating Panginoon ay simple lang na karpintero. Kaya gusto nilang inisin ang Panginoon. Hanapan nila kung ano man ang mga mali na isagot ng Panginoon. Sapagkat mayroong tao talagang ganyan. Nagbabantay lang sa kapwa-tao at kung ano ang pangsisira sa kanila. Yun lang ang kanilang pagbantay dahil sila ay
masugid sa pagtingin at pagbantay sa pagkakamali ng iba, hindi na tinitingnan ang kanilang sariling pagkakamali. Kaya, tinanong ang ating Panginoong Hesus, naayon ba sa kautusan hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Siyempre, alam ng ating Panginoon, at yun ay mabasa sa isa sa mga aklat na tinatawag aklat ng Torah o aklat ng kautusan sa aklat ng Deuteronomio, versikulo 1, kapitulo 24, na kung saan ang lalaki pwedeng magsulat ng sulat ng paghihiwalay. At sinabi ng ating Panginoon na hindi gayon. Sapagkat sinasabi niya, ang tungkol naman sa hindi nababago na kautusan. Nasa simula pa, nilikha ang lalaki at babae para sa isa't isa. Kaysa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, verso 24, sinabi ng ating Panginoon na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsama sa kanyang asawa, sila'y magiging isa. Hindi na sila hiwalay. Nag-isang diwa, nag-isang puso, at dahil sa pag-ibig nila, sila'y iisa. Kaya sinasabi pa ng ating Panginoon na kung ano ang pinag-ugnay o pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pero humirit pa rin sila. Eh paano yung si Moises? Iniutos niya na magkaroon ng kasulatan ng paghiwalay o bill of divorce. Ang sagot ng Panginoon ay sagot rin para sa ating lahat na gusto ng diborsyo. Versikulo 8, Kapitulo 19, Ebanghelyo ni San Mateo. Dahil sa katigasan ng inyong puso o ng inyong mga ulo. Kuminsan matigas talaga ang tao. Kaya kung makita natin, dito sa Pilipinas, mayroon tayong house bill sa diborso. Sa diborsyo, ang tawag doon, absolute divorce. House bill number 6993. At naidala na sa itaas. Kunting kibo na lang, kunting galaw na lang, ay mapirmahan na ito lahat at magkaroon na ang diborsyo ng Pilipinas dahil sa katigasan ng ulo. Kalabanin talaga nila ang Diyos. Pero hindi dapat gayon, sabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang pinag-ugnay, pinag-isa ng Diyos, ay ni isang tao ay may kapangyarihan na hiwalayin ito. Kaya dapat nating tingnan, ang kasal kasi akala ng iba, laro-laruan lang. Pirma-pirmahan lang sa panahon ng kasal. Hindi lang po kontrata ang kasal. Ang kasal ay isang sakramento, ibig sabihin banal, na ginagawa ng tao. At hindi lang isang sakramento, ito ay isang tipan. Tipan na ginawa ng mag-asawa sa Diyos. Na hanggang kamatayan, sila magsama at doon lang sila maghihiwalay sa kamatayan. Kaya ibig sabihin dito, gusto talaga ng tao na kalabanin ang Diyos. Kaya mayroong diborsyo. Sabagay, tingnan mo sa buong mundo, halos lahat ng bansa ay may diborsyo na. At ano ang nangyari? Ginawa ang diborsyo na negosyo. Dahil ang maghiwalay, kanilang pag-isipan kung paano makuha yung tinatawag na conjugal property at mag-idiborsyo, mag-asawa uli ng mayaman, another negosyo na naman. At yung mga magpaayos sa kanila ng diborsyo, malaking kinikita. Sino ang nabiktima? Ang mga anak. Ang mga bata, binaliwala nila ang kalooban, ang puso ng kanilang mga anak dahil matigas ang kanilang ulo. Gusto nila na magkaroon ng paghihiwalay.
Dito sa Pilipinas, wala pang ang diborsyo, mayroon lang paghihiwalayan. Akala nila, ang pagtayo, pagbuklod ng pamilya, ay parang laruan lang, na app sa cellphone, o dili kaya laro sa internet. Hindi po ganyan. Kailangan natin na alamin na kayo ay nangako sa Diyos, dapat magkaroon tayo ng katapatan. Matapat po ang Diyos sa atin. Tayo rin ba ay matapat sa Kanya? Pero mayroon pang pangdagdag ang Panginoon, yung mga hindi mag-asawa. Sabi ng Panginoon, tatlong klase ang hindi mag-asawa. Una, dahil siya pinanganak na hindi pwedeng mag-asawa. Pangalawa, dahil ginagawa na siya sa iba, na siya ay hindi pwedeng mag-asawa. At pangatlo, na siya ay nangako, at ito yung mga religyoso religyosa na gustong maglingkod sa Diyos, na hindi mag-asawa. Ang lahat ng ito ay dapat magkaroon din ng katapatan. Ang mahalaga dito, maging matapat tayo. Maging matapat tayo sa Diyos. Sapagkat kung hindi tayo matapat sa Kanya, ano pa ang inasahan natin sa buhay? Ang kailangan natin, una sa lahat, pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba upang matanggap ang mga pangyayari at matanggap yung kasama mo, yung kasambahay mo, yung pamilya mo. Pangalawa, ang pagkaroon ng habag at awa. Na magkaroon kayo ng habag sa kasama mo sa buhay. Pangatlo, ang handang magpatawad sa mga kamalian. Wala namang taong perpekto. Lahat naman tayo ay mga marupok, mga mahina. Kailangan ang pagpapatawad at pagtanggap. At pang-apat, kailangan ating ipahayag ang katapatan sa Diyos. At kung ito'y ating ipahayag, nagmamahalan tayo sa isa't isa, mabuo ang pamilya, sapagkat ang katatagan ng pamilya ay katatagan ng sambayanan. Ang katatagan ng sambayanan ay katatagan ng ating kinabukasan. Sapagkat kung marupok ang pamilya at nagkahiwalay, mayroong broken families, marupok at magkaroon ng problema ang ating sambayanan. Ang problemado na sambayanan ay walang kinabukasan. Alin pa tayo ang may kinabukasan na bayan? O wala? Nasa atin kung tayo mamuhay na may pag-ibig at katapatan sa Diyos na napahayag sa katapatan natin sa pamilya. Isa lang ang dapat nating gawin. Manalig sa Diyos. Maging matapat sa Kanya. At ating ipahayag ang pag-ibig na katapat natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang bagong buhay ng mga asawa at may bahay. Ialay po natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako.
Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa, naway sumasalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sika pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahing ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapalian, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy ng cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo sa kahoy na cross, siya'y nadai at ng masunuring anak mo. Kayo kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Silhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kesmita ni Espiritu ng banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ngayon lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Mele, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aman namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang Naling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinsalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami.
bayan ako. Iligtas ang kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo aming pababayaan. Kung Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo po dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin po natin ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pa pong libro ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po bawat kopya. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno at nakiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na puspus na sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin na dinggin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan na ipunin niyo ang mga dalamuimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito naway maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kaniibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa
ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal